Nagmahal ka na ba? Nang sobra? Nang grabe? Nang malupit? Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Oo, mahal mo ba ang sarili mo? Kasi napakadaling mahulog o magmahal ng isang tao, di ba? Napakatanga natin sa pag-ibig. We've all been there. Iniisip natin na sila na yung tao para sa atin kahit sa unang tingin pa lang. Pinapatibok nila ang puso natin. Pinapatawa. And then we drop our guards down. To be honest, ang pagmamahal na darama natin sa isang tao ay isa lamang refleksyon kung anong gusto nating mangyari para sa sarili natin. So if you know how to love yourself, you'll know what your soul craves in a mate. Like I said, falling in love is easy. Learning how to love yourself is the tricky part. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, depression and self-doubt will dive in. And that's not okay. Those are not healthy feelings. Pero karamihan sa mga tao ngayon ay hindi nagsasalita tungkol dito. Kinikimkim ang bawat sakit ng nararamdaman at nagbabasakali na mawawala ito. We never know how much someone is struggling. So when it comes to figuring out how to love yourself, it's important to have a healthy support system. But it's also important to recognize the signs within yourself telling you that you may have a problem. Most people hide their insecurities well. They hide depression even better. Sa video to, may 10 tips tayong malalaman kung paano natin mahalin ang ating sarili. Ang kaligayahan ay nasa sa atin na. We just need to dive deeper into our hearts to find it out. Kung hindi ka masaya, lahat ng nakikita mo ay hindi nakakapagpasaya sa'yo. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, lahat ng tao ay parang hindi ka mahal. This is how the law of attraction works. Like attracts like. Let's get to the tips to help us foster this self-love. Number 1. Compliment yourself every morning. Kapag gigising ka na, sabihin mo sa sarili mo kung gaano ka kaganda, kagwapo, kagaling, kabilis. Lahat ng positibong bagay na nakikita mo sa sarili mo, sabihin mo. Think of this morning routine as a way to give yourself some positive affirmations, to make yourself feel better, and start your day with a bit of positivity. Number 2, the power of positive thinking. Hindi mo kailangang sabihin ng mga positibong bagay na napipilitan ka lang. Kung nahihirapan ka sa unang pagbati sa sarili mo, praktisin mo araw-araw. Doing so can give you the confidence boost you need when learning how to love yourself. Oo, alam kong mahirap gawin to. Mahirap magpakapositibo sa lahat ng oras. Pero mas lalong napakahirap kung negatibo ka sa lahat ng oras. Follow these steps and you have the best chance possible to keep your positivity going throughout the day. Number 3, magpahinga ka muna. Tignan mo ang mga bata. May nap time sila. Sa paaralan, may break time. Sa trabaho, may break time. Tao ka lang, napapagod ka rin. Adults can benefit from these breaks when they are feeling overwhelmed. Loving yourself is how you take care of yourself. Kahit saan banda ka man napapagod, kailangan mo munang magpahinga. Number 4, alamin mo ang lakas mo. Huminga ka nga ng malalim, mag-focus ka. Damhin mo ang lakas mo. Alam kong marami kang kahinaan na tinatago. You just need to find balance in mindfulness. When it comes to perfecting how to love yourself, mindfulness is a powerful tool. Ang kahinaan mo ay ang kahapon at kinabukasan mo. Palagi mo lang iniisip ang mga bagay na hindi mo na maaayos. Palagi mo lang iniisip ang mga bagay na hindi mo makukontrol. Manatili ka lang mamuhay sa ngayon dahil ang ngayon ay ang realidad. Number 5,
Focus on the positives. Kahit anumang pagsubok ang inaharap mo, palaging may paraan na malabanan mo ito. Everything in this universe has its opposite. The yin-yang energy. Kung may lalaki, may babae. May kaliwa, may kanan. May mahina, may malakas. May matigas, may malambot. May kadiliman, may liwanag. Kung nababalot ka na ng kalungkutan, may kasiyahan na matatagpuan mo sa dulo kung magpapatuloy ka lang sa iyong paglalakbay. You hate your job, but that job feeds you. You hate yourself, but God still wakes you up. If you're learning how to love yourself, you should take a good look at the positives in your life. All there is to be grateful for. Pwede mo ring isulat kahit isang bagay lang na nakakapagpasaya sa'yo. This is known as gratitude journaling, and research has shown it is surprisingly one of the most powerful methods of increasing personal happiness. Number 6, huwag ka nang magalit. Kung gusto mong mahalin ang sarili mo, huwag mong patirahin ang galit sa puso mo. Ang galit mo ang kakain sa oras at lakas mo, at ang oras at lakas ay siyang sangkap para sa kaligayahan at tagumpay mo. Let go of anger. It's not easy in some cases, but I promise you that doing so will open up a channel of positivity that can improve your overall mood and well-being. Number 7, panuurin mo ang masasayang tao. Tignan mo sila ng walang panghuhusga. Tignan mo kung bakit sila masaya. May mga mahihirap na tao na napakasaya. May mga taong disabled pero hindi ito umadlang sa kanila. Just think that way. Happiness is contagious and a bug we should all strive to get. Happy people often have routines or hobbies that help elevate their moods. Iba't iba ang pinagmula ng ating kasiyahan. Ang iba'y nag-iihersisyo. Ang iba'y kumakanta. Ang iba'y gumigitara. Ang iba'y nakikipag-usap sa mga bulaklak. Now, what's the thing that make you happy? Finding the thing that makes you happy and putting it into practice is key for mastering how to love yourself. It can also be really fun. Number 8, hinay-hinay lang. Halos lahat ng tao ay nagmamadali. Saan na ang mahabang pasensya? As a society, most of us are always in a rush. Our time is micromanaged down to the minute to guarantee we get our errands run. Our work is done. Gusto natin agad-agad makukuha ang kagustuhan natin. But why? Bakit hindi na tayo makakapaghintay? If you want to succeed in learning how to love yourself, it's critical that you slow down to reprioritize things a bit. Kung hahayaan mo na lang ang mga bagay na maaring lumipas, makikita mo na lang na sapat na pala ang nasa sayo. Ito ang dahilan kung bakit nakakalimutan mo na ang sarili mo dahil sa palagi mong pagmamadali sa ibang bagay. Number 9, tanggapin mo ang sarili mo. Nobody's perfect. Nobody. Alam na natin na hindi tayo perpekto. Pero bakit hinahabol pa rin natin ang pagiging perpekto? Lahat na lang ng hindi gusto natin sa ating sarili ay ating pinupuna. Pinupuna natin ang kulang sa buhay natin. You see, we talk about this because this is so important. Sa bawat pagpuna mo sa sarili mo, naging kalaban mo ang sarili mo. Palagi nating kinukumpara ang buhay natin sa iba, ang sarili natin sa iba. Palagi mo na lang nakikita ang ibang tao, pero hindi mo nakikita ang tunay na sarili mo. Tandaan mo na wala kang kalaban sa mundo. Sarili mo lang. How you react, how you respond, how you perceive are all affecting your life. You yourself is your greatest enemy. Kahit kinakalaban ka ng ibang tao, nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung magpapaapekto ka ba o hindi. When you become comfortable with your life, your body, your situation, you will be accepting who you really are, and you are uniquely wonderful. Number 10, treat yourself. Pasayahin mo naman ang sarili mo, kahit sandali lang. Go for a walk, sing, run, paint, eat,
Whatever you want to do that make you happy, do it. Treat yourself like royalty. Bilhan mo ng regalo ang sarili mo. Magpamasahe ka. Make yourself the center of attention for just one day. Trust me, treating yourself will make you feel fabulous. These are all the steps you need to do. But wait, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano ba o sino ba ang pumipigil sa'yo? Try to guess. Yes, no one is stopping you, but only you. You are your own worst enemy when you make excuses as to why you can't do or be something. Pwede mong mabago ito. Make a list of personal goals for yourself and a timeline to make them happen. And make sure you make them happen. I know you can. Also believe in yourself that you can. Love is a many splendored thing. But according to the Bible, love is powerful. Love is patient. Love is kind. So love is within everyone's reach. We all deserve love and to be loved. But learning how to love yourself is where it all begins. Kung gusto mong mahalin ka, magsisimula yan sa sarili mo. Kung matutunan mo ng mahalin ang sarili mo, lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo ay magbabago. It will open doors to opportunities you never knew existed. It will bring new people into your life. It will bring unexpected surprises. It will bring hope. It will bring change. Mas lalo kang may kumpiyansa sa sarili. Mas lalo kang sasaya. Hindi ko alam ang iniisip mo ngayon. Isa lang ang alam ko. Alam kong gusto mong gawin to para sa sarili mo. And I believe you deserve it. Practicing these 10 tips every day will put you well on your way to mastering how to love yourself.